Sir, kamustahin ko lang yung mga nandun sa evacuation centers kasi syempre, di naman biro, medyo matagal na silang nag-stay dyan. Yeah. Ano so far yung mga challenges or problems na, or issues na encounter natin? Particularly mm-hmm. kasi, ang concern ko usually sa evacuation center, number one na problem dyan, madalas, may enough CR ba? Paano yung health condition mm-hmm. ng mga nag-stay dyan sa evacuation centers? Gaano nakatindi yung epekto sa kanilang kalusugan? Yes, sir. Yes, importante talaga yung ano, yung lumalabas na issues on sanitation and hygiene. Pero na-address naman po ito, unti-unti, because may mga partners po kami na tumulong, for example, sa water, which is a big part of sanitation. Marami po nagpadala ng mga water filtration systems na solar-powered. May mga trucks din po na lumilipot sa mga evacuation centers to actually provide safe and potable drinking water. Dahil hindi po kami naniniwala na pwede maging viable in the long term itong mga plastic bottles. And isa pang intervention palagay ko, yung pagkakaroon po ng mga TESDA training programs para wag po pabagot yung ating mga evacuees. Mabigyan po sila ng bagong kaalaman. And livelihood programs. Ito po yung mga nirequest po namin more than the food packs. Kasi dun sa issue ng food packs, medyo okay na kami. So, doon po kami sa mga psychosocial interventions. Sir, kamustahin ko lang yung mga nandun sa evacuation centers kasi syempre, di naman biro, medyo matagal na silang nag-stay dyan. Yeah. Ano so far yung mga challenges or problems or issues na encounter natin? Particularly mm-hmm. kasi, ang concern ko usually sa evacuation center, number one na problem dyan, madalas, may enough CR ba? Paano yung health condition mm-hmm. ng mga nag-stay dyan sa evacuation centers? Gaano nakatindi yung epekto sa kanilang kalusugan? Yes, sir. Yes, importante talaga yung ano, yung lumalabas na issues on sanitation and hygiene. Pero na-address naman po ito, unti-unti, because may mga partners po kami na tumulong, for example, sa water, which is a big part of sanitation. Marami po nagpadala ng mga water filtration systems na solar-powered. May mga trucks din po na lumilipot sa mga evacuation centers to actually provide safe and potable drinking water dahil hindi po kami naniniwala na pwede maging viable in the long term itong mga plastic bottles. And isa pang intervention palagay ko, yung pagkakaroon po ng mga TESDA training programs para wag po pabagot yung ating mga evacuees. Mabigyan po sila ng bagong kaalaman. And livelihood programs. Ito po yung mga nirequest po namin more than the food packs. Kasi dun sa issue ng food packs, medyo okay na kami. So doon po kami sa mga psychosocial interventions.